today we have another maintenance and we'll pull out the piston of generator. But first, for this vlog, I'm gonna show you how to pull out and overhaul the cylinder head of generator. Let's do this. Hello mga brother and sis, I'm Webron, anak ko yung makinistang siman, and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, unahin natin basahin yung manual ng generator bago tayo mag-conduct ng maintenance. At pagkatapos natin basahin yung manual ng generator, i-prepare na din natin yung mga gagamitin natin na tools, special tools sa pagbunot, sa pagbaklas ng cylinder head ng generator. Double check din natin mga brad yung gagamitin natin na hydraulic jack, yung mga hose kung walang leak at saka yung gauge kung good working condition siya. I-prepare din natin yung upuan ng cylinder head mga brad para pagkatapos natin bunutin yung cylinder head, madali na lang natin siyang baklasin, hasain, maintenance at saka assemblin. Reminder lang mga brad, bago natin umpisan pagbunot ng cylinder head ng generator, manual muna natin yung generator mga brad. Ibaba natin yung start-stop handle, lagay natin sa local yung selector, buksan natin yung indicator cock at saka yung flywheel para hindi mag-start yung generator para safety tayo. Ipara natin yung lube oil primary pump. Isara din natin yung FODO inlet outlet valve natin mga brad. I-drain natin yung jacket or water cooling system ng generator. Tara, bunutin na natin yung cylinder head. Ang pagtanggal ng tightening nut ng cylinder head ay hydraulic jack. Unahin natin yung spacer, tsaka i-screw na natin yung hydraulic jack. At pagkatapos natin screw down yung hydraulic jack, higpitan natin at ibalik natin ng kalahating ikot. Sa kadahilanan, wala ng clearance at para maiwasan natin ang pagputok ng hydraulic hose sa pag-apply natin ng pressure habang pinapump natin yung hydraulic pump. At kung okay na lahat ng hydraulic jack mga brad, double check nyo yung spacer kung hindi ba nakasagabal sa ibang cylinder head natin. At tingnan nyo rin yung butas ng spacer natin mga brad kung madali lang sungkitin or luwagan yung tightening nut ng cylinder head natin mga brad. At kung okay na lahat yung hydraulic jack at double check na natin yung mga hose, pwede na natin isara yung releasing valve sa hydraulic pump at umpisahan na natin bumbahin at pataasin hanggang sa specific pressure niya na 58.8 plus or minus 0.49 megapascal. At huwag na huwag din yung pasobran yung pressure mga brad dahil baka sasabog at magkasanin ang trahedya. Susungkitin na lang natin at luluwagan natin yung tightening nut ng cylinder head natin mga brad. At kung okay na lahat, naluwagan na, pwede na natin buksan yung releasing valve para ma-release yung pressure to 0 megapascal. At pagkatapos natin buksan yung releasing valve sa hydraulic pump natin mga brad, higpitan natin yung hydraulic jack para i-drain or ibalik niya yung langis papunta sa hydraulic pump tank natin mga brad. At pagkatapos natin higpitan, na-drain, nabalik na yung langis sa hydraulic pump tank natin mga brad, pwede na natin luwagan, tanggalin niya yung hydraulic jack, spacer, at luwagan natin yung tightening nut natin mga brad. At sa pagtanggal natin ng cylinder head tightening nut natin mga brad, doble ingat tayo na hindi masugatan yung tightening bolt ng cylinder head natin mga brad. At pagsamahin nyo mga brad para madali lang natin ibalik yung tightening nut pagkatapos natin overhaulin yung cylinder head natin mga brad. Ilagay na natin yung chain block, ilagay na natin yung lifting tools, screw natin, higpitan natin na mabuti at dahan-dahanin na natin iangat yung cylinder head natin mga brad.
Shoutout nga pala sa lahat-lahat na makasama ko sa makina, lalo-lalo na sa oiler ko na si Bong Saliganan na nagtulong sa akin sa pagbunot ng cylinder head kahit mainit sa engine room 46 degrees Celsius, kay Chief Engineer Morsha, kay First Engineer Polinar, kay Third Engineer Bernabe, Oiler Maximo, Oiler Humula, and Wiper Baratbate. Bago natin baklasin yung cylinder head, test natin yung valve rotator at kung good working condition siya. Ikabit na natin yung lifting tools, tanggalin natin yung eye bolt at palitan natin ang valve spring detach attach tools at ilagay din natin yung retainer. Ang valve spring detach attach tools ang tutulak at pipigil sa spring para madali natin makuha yung cutter sa valve stem. At pag nakuha na natin yung cutter, luwagan lang natin at makukuha na natin yung valve rotator, dalawang spring at intake or exhaust valve. At kung nakuha na natin yung cutter, valve rotator, dalawang spring, intake or exhaust valve, pagsamahin natin, huwag natin paghaluin at huwag natin ipagpalit kasi yung cutter, setting na yun sa intake or exhaust valve natin. Sa tuwing ma-maintenance tayo sa cylinder head mga brad, tinatanggal at pinapalitan yung intake at exhaust stem seal natin mga brad. Punta naman tayo sa pag-asa ng barbula natin mga brad. Lagyan natin ng marking para malaman natin kung ilang ikot na yung barbula natin sa pag-asa natin. Okay.
handler kay mo hasa o. Tingnan natin yung paghasa ni wiper mga brad. Double check natin kung ayos yung paghasa niya. Nilalagyan ko ng marking na tulad nito. Nilalagay ko ng barbula at iniikot ko siya. Isang ikot. Remember, kung anong barbula, doon dapat siya. Katulad niyan. May number siya. S11, S12. Ibig sabihin, suction 1, suction 1, 2, exhaust 1, exhaust 1, 2. At huwag na huwag mo ipagpalit yung mga barbula natin mga brad. May mga marking yan. E, exhaust. S, suction or intake. Tara, double check na natin yung paghasa ni wiper. Isang ikot lang mga brad. Kung nawala or nabura yung lahat ng marking natin, ibig sabihin pantay yung paghasa niya. Dahil pantay yung paghasa ni wiper at hindi malalim yung tama sa valve set natin at wala pa sa limit, hindi natin yung papalitan ang valve set natin mga brad. At dahil hindi tayo papalit ng valve set mga brad, wala tayong video. Pero naka-experience ako before, kaya ngayon, picture lang muna. Picture na nakalap ko sa Google. Sa sobrang tigas sa pagtanggal natin ng valve set mga brad, wini-welding natin to. Arc welding. At sa pagbunot naman ito, pinupukpok at kinagamitan natin ng intake, exhaust valve natin mga brad. At pag install naman ng valve set natin mga brad, ginagamitan din natin ng intake or exhaust para mag-guide yung pagpasok or pag-install natin ng valve set natin mga brad. Double check din natin ng crack check, yung cylinder head block, at saka intake and exhaust valve. Punta naman tayo sa valve rotator natin mga brad. Every maintenance ng cylinder head, chinecheck at saka ini-examine tong valve rotator natin mga brad. Kasi nga nakaka-apekto to sa performance ng intake exhaust valve natin. Pag hindi na umiikot yung valve rotator natin, ibig sabihin hindi na rin umiikot yung intake exhaust valve natin at hindi na siya setting sa valve set natin mga brad. Double check mo rin yung mga spring mga brad kung may naputol, tsaka yung mga bulitas niya kung may na-deform or may nasira. Palitan mo na agad kung may nasira o may naputol na spring mga brad. Tara mga brad, dahan-dahanin natin asimbulin yung cylinder head natin mga brad. Uunahin natin yung intake. At ikakabit na natin yung stem seal sa suction or intake side mga brad. At huwag na huwag kayo magkakamali sa pagkabit ng stem seal sa intake or exhaust. Kasi nga magkakaliking yung intake or exhaust valve natin mga brad. At sa pag-install mo ng stem seal mga brad, huwag na huwag mong pukpukin ng martilyo. Gamitan mo ng special tools. At sa pagpukpuk mo ng martilyo sa special tools, iiba na yung tunog at kung sagad na siya, ibig sabihin, setting na yung stem seal mo mga brad. At sa model ng generator namin mga brad, ang stem seal na intake kulay green. Nakikita nyo naman sa video. At ang stem seal na exhaust is kulay gray. Kung hindi kayo sigurado, tingnan nyo sa manual at saka sa spare parts mga brad. Ngayon, baliktarin natin yung cylinder block mga brad para ma-install natin yung intake at saka exhaust valve natin mga brad. Remember, huwag na huwag kayo magkakamali sa pag-install ng intake and exhaust valve natin mga brad. May mga marking yan. Ang exhaust is E, ang S is suction or intake. Sa pag-install natin ng intake and exhaust valve natin mga brad, lagyan natin ng lubricant
para swabe yung pagpasok ng intake and exhaust valve natin mga brad. Always double check mga brad sa intake and exhaust valve marking natin mga brad para hindi tayo magkamali. Double check natin pagkatapos mga brad. Ang nasa baba, exhaust valve. Ang nasa taas, suction valve. So tingnan natin sa kabila yung stem seal mga brad. Sa baba, kulay gray, exhaust, tama. Sa taas, kulay green, intake or suction, tama. Tara, ikabit na natin yung rocker arm spring mga brad. Ilagay na natin yung lifting tools. Tanggalin natin yung eyebolt. Palitan natin ng valve spring detach attach tools para nga madali lang natin ilagay yung cutter habang pinipigilan niya yung dalawang spring natin mga brad. Lagyan din natin ng marker yung valve rotator natin para pag testing natin mamaya, malalaman natin kung gumagana or umiikot yung valve rotator natin mga brad. Lagyan natin ng langis or lubricant yung pagkabit natin ng cutter at sa pagkabit nito, may clearance to mga brad at dapat pantay yung clearance ng cutter natin mga brad. Double check mo rin yung suction 1, suction 2, exhaust 1, exhaust 2 na cutter, valve rotator na spring kung hindi ba nagkapalit-palit mga brad para hindi masira yung setting ng intake or exhaust valve natin mga brad. Double check mo rin yung clearance ng cutter natin mga brad kung parehas. Pagkatapos natin i-install yung rocker arm spring, baliktarin natin or higa natin yung cylinder head. Testingin natin, paluin natin ng plastic hammer kung iikot ba yung valve rotator natin mga brad. At ito yung actual na mangyayari sa loob ng cylinder natin mga brad habang bumubukas sara yung intake exhaust valve natin mga brad. At sa sobrang bilis ng pagbukas at pagsara ng intake and exhaust valve natin, ginawa ko siya ng super slow mo para lang makaption yung pagbukas sara ng intake and exhaust valve natin mga brad. Habang binababa ng mga tropa ko, yung anim na cylinder head mga brad, pre-repair ko na din sa baba, nirenew ko na din yung mga o-ring, nilagay ko na ng grasa, molikot yung mga thread, chinek ko na din yung loob ng liner at saka piston ng air booster natin mga brad, bago natin isalpak yung cylinder head natin mga brad. Pero bago pa rin natin isalpak yung cylinder head mga brad, double check pa rin natin, air blowhan natin para matanggal yung mga foreign materials na nakadikit sa cylinder head natin mga brad. Punasan pa rin natin bago natin isalpak sa generator. At sa pag-install natin ng cylinder head mga brad, dahan-dahan lang pag-arya. Dahan-dahan lang pagbaba, double check din natin yung mga o-ring kung hindi man natanggal. At
sa pagbalik natin ng tightening nut ng cylinder head mga brad, double check natin yung marking, huwag natin ipagpalit. Kasi para malaman natin kung sobrang higpit or kulang yung higpit ng tightening nut natin. Tara, ikabit na natin yung hydraulic jack para mahigpitan na natin yung tightening nut ng cylinder head. Unahin natin yung spacer, tsaka hydraulic jack. Double check pa rin natin yung spacer at saka yung butas para madali na lang natin mahigpitan yung tightening nut ng cylinder head mga brad. At kung okay na lahat mga brad, pwede na natin bumbahin yung hydraulic pump natin to 58.8 plus or minus 0.49 megapascal. At kung okay na yung pressure natin mga brad, 58.8 plus or minus 0.49 megapascal, pwede na natin higpitan yung tightening nut natin mga brad. At pagkatapos natin higpitan yung tightening nut ng cylinder head mga brad at buksan yung releasing valve ng hydraulic pump, higpitan na natin yung hydraulic jack para ibalit yung langis sa hydraulic pump tank natin mga brad. At ngayon, tingnan na natin yung tightening nut ng cylinder head natin mga brad kung tugma ba sa marking natin. At ngayon, na-install na natin yung cylinder head mga brad. Double check pa rin natin yung valve rotator natin kung umiikot ba lahat. At sa pag-install ng fuel valve, meron akong ginawa na vlog na how to install fuel valve. I hope makatulong yun sa inyo, panoorin nyo, at dagang salamat. Lagay na natin yung push rod forward enough, langisan din natin. Ilagay na din natin yung exhaust and suction supporter, langisan din natin bago natin isalpak yung rocker arm natin mga brad. Take note mga brad, dapat hindi nakatukod yung push rod natin forward enough at wag na wag mong higpitan yung nut tsaka bolt habang nakatukod yung push rod natin forward enough, baka masugatan o madamage yung cam nose natin mga brad. Pagkatapos mong higpitan yung bolt tsaka nut ng rocker arm natin mga brad, double check mo rin yung push rod kung hindi ba siya nakatukod. Double check mo rin yung marking ng bolt tsaka nut natin mga brad. Thank you very many for watching this vlog mga brad at yun yung pag-overall natin sa cylinder head ng generator. Ang susunod natin na vlog mga brad, pullout at overall ng piston generator. Abangan niyo mga brada at kung may natutunan kayo at kung nagustuhan niyo itong vlog na to, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para ma-update kayo sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin Makinisa Siman. Walang pilitan to mga brad. Pakishare na lang din ng vlog natin at hanggang salamat!